Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Ating pungtunghayan ang aking kwento na pinamagatang Bihag ng Bilyonaryo. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Part 3. Tali, sa wakas ay nagsalita siya, dahan-dahang isinara ang menu habang mas humarap sa kanya. Saglit niyang tinitigan siya sa pagkalito, habang sinusubukan niyang ipin kung saan at kung paano siya mukhang pamilyar. Hindi tulad niya, si Lucas ay talagang lumaki sa kanyang mga katangian. Kahit na siya ay isang medyo cute na 9 taong gulang, ang pagbibinata ay ginawa ang pinakamahusay sa kanyang mga katangian. Ang kanyang pinaggapasan ay ganap na puno, ngunit naahit hanggang sa ganap, itinatago ang karamihan sa kanyang panga at baba. Ang kanyang buhok ay hindi nakulot sa buong noo, ngunit pinutol sa isang sexy buzz undercut, na tiyak na nagpahusay sa kanyang perpektong jawline at naglabas ng kanyang mga katangian, siya ay lumaki sa isang lalaki, mukhang ibang-iba sa 9 taong gulang na batang lalaki na siya ay nakilala. Hindi rin sila nag-uusap, kaya alam niyang mahirap para sa kanya ang pagkilala. Pero kilala niya ito, dahil napanood na niya ito mula nang matagpuan niya ang account nito. Medyo stalkerish, pero yon ang totoo. Siya ay lumaki din sa kanyang mga katangian, at gusto niya ang bawat womanly curve at enhancement sa kanya. Pero ang mas minahal niya, ay ang pagkakasalubong pa rin ng mga kilay niya kapag nalilito siya, tulad noong sandaling yon. Hindi mo na ako naaalala. Bulong niya, kahit na ang naramdaman niya ay hindi malapit sa pagkabigo. Dumaan sa bintana ang takot na hindi niya makilala kanina. Dahil wala na siyang pakialam. Nandoon siya sa harapan niya at wala siyang pakialam sa kahit ano paman. Alam ni Tali na nakita na niya ang lalaki noon, ngunit hindi niya maalala kung saan. Tikas lang sa kanya na makisali sa mga estranghero sa maliit na usapan tuwing pumupunta siya sa Overviews pub ng mag-isa. Ngunit hindi niya inaasahan na makikilala siya ng isa sa mga estranghero. Napansin din niya na ang pagkilala nito sa kanya ay hindi mula sa kanyang Instagram o sa YouTube ng kanyang kapatid na babae tulad ng nangyayari paminsan-minsan. Nakikita niyang personal siyang kilala ng lalaking ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Nasa isa ba siya sa kanyang mga undergraduate na klase? Hindi niya masabi. Hindi rin siya mukhang taga doon, kaya totoo ang pagkalito. I'm sorry. No, bahagyang nakapout ang labi niya sa paghingi niya ng tawad habang umiiling-iling, pero mas ngumiti lang sa kanya ang estranghero. Hindi ako makapaniwala na ikaw talaga. Bigla siyang hindi komportable sa matitinding titig ng estranghero, at napansin ni Lucas na tatakutin siya nito, kaya mabilis niyang tinubos ang sarili. It's Lucas. Inihayag niya, at pagkatapos ay ang lahat ay nagmadali sa kanyang buong tiklop. Napabuntong hininga siya kaya napalingon ang ilang ulo sa pub, habang nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig, nanlalaki ang kanyang mga mata. Lucas. Lucas Gutierrez. Tuwang-tuwang tanong niya habang sumasayaw ang mga mata nito. Isang beses itong tumango sa tanong nito, mahal ang paraan ng pagkakasabi nito sa kanyang nabigong pagtatangka na bigyang diin ang pangalan nito, ngunit ito ay laging perpekto sa kanyang pandinig. Ang nag-iisang, oh my gosh, halos sigaw niya, itinapon ang sarili sa kanya sa isang mahigpit na yakap. Nagulat siya noong una, ngunit dahan-dahan niyang tinanggap ang yakap nito, na yumakap din sa kanya habang ninanamnam niya ang pabango nito. Tama ang pakiramdam, tamang-tama ang pagiging kasama niya. At alam niya, alam lang, na si Tali ay kanya at magiging kanya lamang. Wala siyang ibang paraan. Gusto niya siya. At laging nakukuha ni Lucas Gutierrez ang gusto niya. Oh my gosh, kamusta ka na?
Tanong nito sa kanya, habang inalis nito ang disappointment na bumungad sa kanya nang mawala ang init ng katawan nito sa kanya. Gayunpaman, iniwas niya ito habang naghahanda na siyang magkaroon ng casual na pag-uusap. Siya ay gumuhit, hindi talaga sigurado kung paano ipapaliwanag ang kanyang buhay, namamahala. Iyon lang ang naiisip niyang salita, kahit na maaring iba ang tunog sa ibig niyang sabihin. Bumalik ang waitress, dala ang kanyang tubig, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang order at kaytali. Nagpasya siyang subukan ang pagkain na ininungkahi nito, at masaya rin itong nag-order ng isa. "Kumusta ka na?" tanong niya, sabay alis ng waitress. "Maayos naman ako. Kaka-graduate lang ng master's degree ko." Ang pagmamataas ay nagniningning sa kanyang buong tiklop kahit na hindi ito nagyayabang. Ipinagmamalaki lang niya ang kanyang sarili, at ganoon din siya. "Alam ko, congrats ulit." Iniangat niya ang kanyang ulo sa pagkalito, at napagtanto niya na maaaring hindi ito ang pinakamahusay na oras upang imungkahi na ini-stalk siya sa Instagram nitong mga taon, gamit ang kanyang ngiti bilang kanyang sariling mapagkukunan ng kaligayahan. "Nakita ko ang post mo," simpleng sabi niya, hindi masyadong nagpapaliwanag, pero sumasagot pa rin. Sumeryoso ang mukha niya sa hindi makapaniwala, at lumakas ang tibok ng puso niya nang maisip niyang magagalit siya. "Ibig sabihin alam mo ang social media ko at hindi mo pa ako kinokontak. Hindi ko alam kung naaalala mo pa ako. Pareho tayong lumipat sa buhay kaya naisip ko, aw. Oras na nito para titigan siya nang hindi makapaniwala habang hinihimas ang bahaging sinampal niya. Bakas sa mukha niya ang pag-aaway habang nakatutok ang isang daliring nag-aakusa sa kanya. "Kalokohan yan, Lucas. Dapat mas alam mo." Napakamot sa batok si Lucas, hindi talaga sanay na siya ang nasa bandang dulo ng pasaway. "I guess this is a bad time to mention na hindi ko tinanggap ang request mo. Isa pang sampal, ikaw iyon." Napabuntong hininga siya, sumasayaw ang mga mata niya sa saya sa kabila ng kanyang pag-iinit. Tumango siya at humihingi ng tawad sa kanyang mga mata kahit hindi naman siya nagalit. Ako ay natakot na baka hindi mo na ako maalala," pag-amin niya ulit. "Paano kita makakalimutan, Lucas? Ikaw ang pinakamahusay na kaibigan sa kampo kailanman. Ito ay tiyak na isang summer na dapat tandaan, dahil ito ang aking huling kampo nang ako ay lumipat dito. Paano ito naging dito pa rin? Namiss mo na ba ang Verde Island? Iisipin ko talagang lumipat doon, bakas ang boses nito. Pero alam niyang baliw siya sa pag-iisip na bubuhayin na lang nito ang buhay niya at babalik sa kalapit na isla kasama ang kanya. Pagkatapos ng lahat, nagsimula siya ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Nagkibit-balikat siya, baka isang araw. Ito ay isang magandang lugar upang bumuo ng isang pamilya, alam mo. Pero hindi ngayon." Bahagya siyang natawa habang kinakagat ang pritong inihatid ng waitress hindi pa nagtagal. "Hindi sa lalong madaling panahon at least." Napalunok si Lucas ngunit walang sinabi. Sumakit ang kanyang tiyan sa pagkabalisa nang maisipan niyang makipaghiwalay sa kanya sa lalong madaling panahon. Na baka balang araw ay hindi na niya ito makikita, sa social media na lang niya kung saan ipagpatuloy niya ang pag-stalk sa kanya, hanggang isang araw ay makita niya itong mag-post ng picture na naka-wedding dress na may nakadikit na isang lalaki sa kanyang tabi. Nag-igting ang kanyang pangasa na isip, at bigla siyang natakot na mawala siya muli. Tumanggi siyang makawala muli sa kanya nang muli niya itong natagpuan. Kung hindi siya sa kanya, bakit siya nakadama ng kapayapaan sa paligid niya? Bagay na halos hindi niya naaalala. At kung hindi naman siya, bakit ang ngiti niya ang tanging pinagmumulan ng saya? Ang pagiging possessive na naramdaman niya ay hindi katulad ng dati, at bigla siyang nawala ng gana sa napakasarap na amoy na pagkain sa kanyang harapan, sa kabila ng kanyang gutom na estado. At lahat ng ito ay dahil sa simpleng pag-iisip na hindi na muling makikita si Tali. Na hindi na muling makakatanggap ng isa pang mainit na yakap mula sa kanya. Hindi pwedeng mangyari yon. At hindi niya hahayaang mangyari iyon. "Hindi mo gusto," pinutol siya ng boses nito mula sa ulirat niya, at mabilis niyang inikot ang ulo niya para salubungin ang kanyang cute na pout. Ipinilig niya ang kanyang ulo na may maliit na ngiti, na gustong mapangiti siya muli,
habang kinuha niya ang burger at nakasubsob ang kanyang mga ngipin dito. Langit ang mga sarap na lumabas sa kanyang bibig, at hindi niya sinasadyang napaungol sa sarap ng lasa. Ang sarap, diba? Humahagik-gik siya, at tumango siya ng may buong bibig ng ngiti. Ginamit niya ang kanyang napkin upang linisin ang isang maliit na sarsa mula sa sulok ng kanyang labi, at natagpuan nila ang kanilang mga sarili na matindi ang pagtitig sa isa't isa. Humigit kumulang ilang daang tibok ang puso ni Lucas, at alam niyang sa sandaling iyon, na hindi niya kayang mabuhay nang wala siya. Hindi siya mabubuhay kung wala siya. Sa pag-alis ng kanyang lalamunan, mabilis na ibinaba ni Tali ang kanyang kamay mula sa napakarilag na mukha ng lalaki, at itinuon ng pansin sa kanyang sariling pagkain. Nagulat siya na pagkatapos ng maraming taon, nakita niya itong muli. Masama ang pakiramdam niya na akala nito ay makakalimutan na siya nito. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng napakagandang summer sa year na iyon. Naisip pa nga niya ang tungkol sa kanya noong lumaki siya, iniisip kung masaya ba siya at lumaki ng maayos, o kung lumaki siya sa maling landas at naging kriminal o ano. Gayunpaman, ang Lucas na kilala niya ay mukhang hindi kaya ng mga ganoong bagay, at higit siyang masaya na makita ang magiging lalaki na magiging siya, kahit sa labas, hindi niya rin maintindihan ang kanyang mga nerbiyos, kaya't binibinhi niya ang natitirang bahagi ng gabi sa pakikipag-usap at paghahabol. Gusto ni Lucas kung gaano siya kausap, mahal lang niya ang lahat tungkol sa kanya. 10 PM rolled around, at si Tali ay nagsisimula ng mapagod. Ang cute niyang kuting na humikab ay hindi napansin ni Lucas. Gusto niya itong yakapin at ibalik ka agad, ngunit hindi niya magawa. Hindi pa. Sa tingin ko oras na para tawagin itong gabi, iminungkahi niya, at tumango siya bilang pagsang-ayon. Sabay-sabay silang tumayo, at iginiit ni Lucas na siya na ang bahala sa bill niya, nag-iwan din ng mabigat na tip sa waitress. Ang kanyang kabaitan ay hindi nabigla kay Tali, ito ay ang pag-iisip kung gaano kadali niya ito ginawa, na parang isang 50 pesos na tip ay wala. Nag-drive ka ba dito? Tanong nito sa kanya habang papalabas sila. Ipinilig niya ang kanyang ulo na may bahagyang pamumula, ibinalik ang isang taon sa kanyang kulot na pusod mula sa kung saan ito tumakas. Kinuha ko yung mura, ang ano? Tumawa siya sa kanyang pagkalito. Ang boss, paglilinaw niya, gamit ang mga air coats para sa diin. Naalala tuloy ni Lucas na wala na siya sa Negros Occidental, at maaaring bahagyang naiiba ang dialect para sa bawat kultura. Ihatid na kita pa uwi, alok niya dahil lang sa kagandahang loob. Hindi siya papayag na sumakay siya ng bus pa uwi ng alas 10 ng gabi. Ayokong maging abala, bumulong siya, umiwas ng tingin. Kalokohan, agad niyang pinaalis. Dadalhin niya siya kahit saan, anumang oras. Nandito lang ang driver ko. Halika na. Medyo nanlaki ang mata niya. May driver ka. Ano ka mayaman? Medyo nagbiro siya, hindi niya talaga maintindihan hanggang sa makita niya ang sasakyan. Oh my gosh, mayaman ka. Ikaw ba? Gulat na tanong nito habang nakaharap sa kanya. Hindi niya mapigilang mapangiti, at natigilan si Nick nang makitang ngumiti ang lalaki, walang alinlangan na handang ipase kay Maddie ang chismis. Medyo, kibot balikat ni Lucas habang pinagbuksan siya ng pinto. Marami, ang ibig niyang sabihin. Pero ayaw niyang maging tunog bastos. Bukod, ang kanyang kayamanan ay hindi kailanman isang bagay na itinapon niya sa lahat. Alam ng mga babae na mayaman siya, at napakabaliw nila. Isipin kung alam nila na siya ay isang nakakatakot na bilyonaryo. Alam niyang hindi ganoon si Tali, pero ayaw niyang takutin siya o hindi siya komportable. Talagang namangha si Tali nang malaman niyang naging matagumpay ang kanyang childhood friend, ngunit tiyak na proud din siya. Naabot ng lalaki ang kanyang mga pangarap, at masaya siya para sa kanya. Mabilis niyang idinilat ang mga mata sa kamay nito, at hindi niya maintindihan ang ginhawang naramdaman niya nang wala siyang makitang wedding band doon. Bigla nitong naisip na huli na siya sa buhay. Kung hindi siya gumugol ng maraming taon sa school, marahil ay nakapunta na rin siya doon. Ngunit muli, gaya ng laging sinasabi ng kanyang ina, hinding-hindi niya pagsisisihan ang mga taon na ginugol niya sa school. Trilingon lang siya at ngumiti. Naghiwalay sila sa sweet na termino pagkatapos siyang ihatid ni Lucas.
ibinigay niya sa kanya ang kanyang numero at binantaan siya tungkol sa pagtanggap sa kanyang follow request bago siya bumalik sa kanyang hotel. At kaya nandoon siya, nakahiga sa kama na may malabata ng ngiti sa mukha, nang paulit-ulit niyang naaalala na pumayag itong muli siyang makita bukas. Ano ang posibilidad na lumabas siya para sa hapunan sa paborito niyang restaurant ng gabing iyon? Sa parehong gabi nang ang kanyang assistant ay nagkagulo, at pinapunta siya sa buong lugar na sinusubukang makakuha ng masarap na pagkain. Ito ay walang iba kundi ang tadhana. At alam niyang kanya siya. Madi, tanong niya nang tawagan niya ang kanyang assistant. Hello sir. Nakahikab na tanong niya, halatang nasa kama na. Una bukas ng umaga, tawagan ang aking accountant. Sabihin sa kanya na maglipat ng 500,000 peso sa iyong account. Bibilhin mo ang lahat at anumang kailangan ng babae, mga damit na halos isang sukat na mas malaki kaysa sa iyo. Ipadala silang lahat sa aking bahay sa Verde Island. Pipirmahan ko na ang lahat. Sige. Ito ay lumabas ng higit pa sa isang tanong kaysa sa isang kumpirmasyon, at si Madi ay hindi maiwasang magtaka kung tama si Nick. Talagang babae ang nakita ng amo niya. Pero, hindi ba medyo mabilis ang lakad niya? Gayunpaman, hindi niya lugar o business na tanungin ito. Kaya pumayag na lang siya, habang lumingon siya sa kanyang kama, natatakot na sa darating na araw na kailangang gumastos ng 500,000 peso sa mga gamit ng babae, at ipadala sila sa isang bahay na hindi pa niya napupuntahan. Para sa kanya, ito ay kalokohan. Ngunit para kay Lucas, ito ang perpektong plano at simula ng kanyang kaligayahan. Kinabukasan, wala nang higaan si Lucas mula sa sandaling sumilip ang araw sa presensya nito sa Abot Tanaw. Hindi man sila pumayag na magkita muli sa pub hanggang 7, sabik na sabik pa rin siyang makita siya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nasa sabik siya sa isang araw. Imbes na blazer at slacks ang nakasanayan niya, nagkibit-balikat siya sa itim na t-shirt at maitim na maong, itinapat ang gininto ang relo sa braso, ngunit sa huli ay hinubad niya iyon nang maisip niyang sobra na. Ang kanyang assistant na si Madi ay nasa lobby ng 7 AM naghihintay na sa kanya nang dumating siya, ngunit mukhang pagod ito. Pagkatapos niyang makipag-usap kay Lucas kagabi tungkol sa pagbili ng mga damit at appliances ng babae, isang oras pa siyang nagpuyat sa pakikipag-usap kay Nick tungkol dito, bago siya pinagalitan ng asawa ni Nick at dinala sa kama. Gayunpaman, hindi alintana ni Madi ang kanyang pagod. Ang kanyang trabaho ay boring minsan, at pinakatiyak na mahirap, dahil si Lucas mismo ay isang matigas na tao. Kaya't ang sariwang chismis at aura na nagmumula sa kanyang amo habang papalapit ito sa kanya ay isang bagay na dapat pagmasdan. Good morning Mr. Gutierrez. I trust you slept well, magalang na bati nito habang inaabot sa kanya ang isang tasa ng espresso. Hinigop niya ito bago tumango sa kanya, and she definitely appreciated his casual attire today. I did. Kamusta ang shopping? Namuo ang takot sa kanyang lalamunan nang maisipan niyang ibalita sa kanya. Basta alam niyang papagalitan siya nito. Mukhang mahalaga ito sa kanya. Tumanggi ang accountant na ipadala ang pera nang hindi direktang naririnig mula sa iyo sir. Understandable. Nagulat siya sa sinabi niya habang hinahagis ang wallet niya. Kunin mo ang card ko. Wala kang budget. Kung ano man ang makita mong magustuhan ng babae, kunin mo. Tumango siya bilang tugon habang nanginginig na kinukuha ang card. Napalunok siya, may naiisip na gumugulo sa kanyang isipan mula kagabi na tila hindi siya mapakali. Alam niyang hindi ito ang lugar niya para pag-usapan, at hindi rin niya business, ngunit 6 na buwan na siyang nagtatrabaho sa kanya, at hindi pa niya ito nakitang may kasamang babae. At sa kabila ng saloobin ito sa kanya, inalagaan siya nito ng higit pa sa naiintindihan niya. Tila siya ay nagkaroon ng isang mahirap na nakaraan, naging ang walang awa, mapurol at nakakatakot na tao na siya ngayon. The fact na nakilala niya ang isang babae ay hindi dapat nagbago iyon, kaya alam niyang hindi ito basta-bastang babae. Gayunpaman, nais niyang tiyakin na sigurado siya sa kanyang ginagawa. Binili niya ang lahat ng mga damit na ito, at pagkatapos ay ano? Tatanggapin ba niya ang lahat at lilipat sa kanya?
Kahit matagal na silang magkakilala, alam ni Madi na hindi ganoon kadali. Sir, sigurado ka ba dito? Alam kong hindi ko ito business, sir, ngunit hindi ba ito mabilis? Ang kanyang boses ay lumabas ng isang octave na mas mataas sa tanong, naghihintay para sa kanya upang snap sa kanya, o kahit na sumigaw. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Sumilip siya sa kaliwang mata para tingnan ang reaksyon nito, at mukhang nag-iisip siya sa halip na galit. Sa huli, umiling siya ng isang beses, na parang inalis ang kanyang mga iniisip, at nagtungo sa labasan ng hindi nagsasalita sa maliit na babae. May kaunting pangunawa sa kanya ang sinabi nito. Ngunit si Tali ay kanya at walang sinuman ang magpapabago nito. Ang pagiging possessive niya sa babae ay hindi niya maintindihan. Gagawin niya ang lahat para maging kanya ito, at gagawin niya yon. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya iiwan ang Manila hanggat hindi ito ganap at lubos na sa kanya. At walang makakapigil o makakahadlang dyan. Nagbaka sakali siya patungo sa parking lot na nakasabit ang shades niya sa ilong, mababa ang jeans sa bewang at ang t-shirt na nakayakap sa mga muscles niya na parang ginawa lang sa kanya. Siya ay hindi maikakailang isang napakakaakit-akit na tao, at kahit sinong may mga mata ay makikita ito. Binuksan ni Nick ang pinto habang papalapit sa kanya, na kumikinang na parang si Nick lang ang nakakagawa. Pinaalalahanan niya si Lucas ng marami sa kanyang lumang driver sa ganitong paraan, at naisip niyang panatilihin siyang permanente kahit na umalis siya sa Manila. Good morning, Mr. Gutierrez. Kumusta ka ngayon? Tinanggal ni Lucas ang shades sa kanyang mga mata habang nakaupo sa kotse, huminga ng malalim habang iniisip ang tanong. Nakaramdam siya ng kapayapaan, at alam niya kung bakit. Okay lang ako, Nick. Salamat. Tumango si Nick bilang kasiyahan nang lumabas siya sa parking space, sumilip sa rearview mirror para tingnan ang lalaki. Saan po, sir? Pharmacy, then breakfast. After, babalik ako dito at maghahanda para pumunta sa gym. The rest of the day ipapaalam ko sa iyo. Simpleng sabi niya, sa pag-aakalang alam ni Nick kung saan siya pupunta. Matapos ang nangyari noong nakaraang gabi, pinagkatiwalaan ni Lucas si Nick sa kanyang mga destinasyon. Halos buong araw sa gym si Lucas pagkatapos niyang kumain ng almusal. Ang kanyang kalusugan, pisikal man lang, ay palaging mahalaga sa kanya. Kaya, paminsan-minsan kapag siya ay libre, siya ay gumugol ng maraming oras sa gym. Nakatulong din ito sa kanya para makapag-isip at makapaglinis din ng kanyang ulo. Ang pag-eehersisyo ay may mga benepisyo. At kahit na ang pisikal na hitsura ay hindi lahat at hindi hahayaang mahalin siya ni Tali anumang oras ng mas maaga, maaari itong maging isang asset upang mapanatili ang hugis. Sigurado siya dito. Sa wakas ay alas 6:45 na nangangahulugan lamang na makakaalis si Lucas upang pumunta sa Overviews Pub, kung saan muli siyang makikita ng kanyang mahal na Talita. Nagpadala siya ng text kanina para kumpirmahin kung darating siya o hindi, at nilinaw niyang tiyak na naroroon siya. Kinuha niya ang phone niya sa kama, kasama ang wallet niya bago tumungo sa kotse kung saan naghihintay si Nick. Definitely keeping this one, naisip ni Lucas habang papalapit sa sasakyan. Nagustuhan niya si Nick, at bihira iyon para kay Lucas. Good evening, Mr. Gutierrez. Sa pub akala ko. Tanong ni Nick habang nakabukas ulit ang pinto. Hindi nagustuhan ni Lucas ang kilos dahil maaari niyang makuha ang kanyang sariling mga pintuan. Ngunit hindi niya nakita ang punto ng pagsasara at pagbukas nito muli. At nang sabihin niya kay Nick na kaya niya ang sarili niya, lagi pa rin niyang natatagpuan si Nick na may matingkad ng ngiti, nakasuot ng uniforme at nakabukas ang pinto. Yes, pupunta na ako sa loob ng 10 minuto. Simpleng sabi niya habang tumunog ang phone niya na may tumatawag. Tumitaw sa screen ang pangalan ni Madi. Yes. Hello, sir. Nagre-report lang na lahat ng gamit ay nabili at papunta na sa mansion mo sa Verde Island. May iba pa ba, sir? Wala nang iba, Madi. Salamat. Casual niyang na-dismiss, maglilipat ako ng bonus sa iyong account para sa karagdagang trabaho. Wow, thank. Mabilis na ibinaba ni Lucas ang telepono, ayaw talagang marinig kung gaano kataas ang boses nito dahil sa excitement.
Maniwala ka man o hindi, boses lang ni Maddie ang nag-ambag sa kalahati ng sakit ng ulo niya. Narinig ni Maddie ang sinabi nito, at narinig niya ang sasabihin niya, kaya natapos ang usapan. Nanginginig ang kanyang paa nang makalapit siya sa pub, at sinubukan niyang takpan ang kanyang mga ugat nang talagang humila siya sa parking lot. Hindi gaanong siksikan kaysa noong nakaraang araw, at nagustuhan niya yon. Inalok niya si Nick ng isang tango nang lumabas siya ng sasakyan, patungo sa entrance, na sinalubong muli ng init at mabangong aroma. Maliban, hindi na iba sa kanya ang lugar. Nakita niya ito sa ilang kubol, at bagamat nakatalikod sa kanya ang kanyang likuran, tumibok ang kanyang puso sa pag-iisip na makita siyang muli, umupo siya sa harap niya nang siya ay nasa booth, at napakalalim ng kanyang ulo, ang telepono, na hindi niya napansin. Sinamantala ni Lucas ang pagkakataong kunin ang kanyang kagandahan. Nakasuot siya ng isang simpleng walang manggas na dilaw na damit, at ang kanyang buhok ay nakalugay sa kanyang balikat sa halip na nakapusod na tulad kahapon. Nakatagilid ang kanyang labi sa isa sa kanyang mga ngiti sa likuran habang pinagmamasdan ang babaeng walang alinlangan na kanya. Ang kanyang talita, marahan niyang pinunasan ang kanyang lalamunan, inalog-alog siya mula sa kung anuman ang tinitingnan niya sa kanyang telepono, habang ang maganda nitong asul na mga mata ay dumako sa kanya. Ang pagkabigla ni Tali ay napalitan ng tuwa habang sinisilo siya nito, saglit na tumalon mula sa kanyang upuan upang bigyan siya ng mabilis na yakap. "Uy, pasensya na, gaano ka nakatagal nakaupo dito?" she asked with a light blush. "Medyo maaga akong dumating." Natuwa siya na tila sabik na rin itong makita siya, at ang bango niya mula sa mabilis nitong yakap ay nagpagulo sa isip niya. "Kakarating ko lang dito. Kamusta? Ang galing ko talaga." Umabot ang kamay niya para magsukbit ng kulot sa likod ng tenga, isang ugali niya sa tuwing kinakabahan siya. "Medyo gutom lang." "Okay," tumango siya bilang pagsang-ayon, ngumiti ng bahagya habang inaakay ang waitress. "Any new suggestions?" Sumasayaw sa saya ang mga mata nito habang kumikinang ang mga mata niya, at sabik na sabik siyang tumango habang ipinakita sa kanya ang iba't ibang pagkain. Sa huli ay pumili siya ng isang entry na sa tingin niya ay magugustuhan. Agad niya itong kinausap muli, at wala siyang pakialam kahit kaunti. Buong araw ay sabik si Tali na makitang muli si Lucas. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang muling pagsasama, dahil nakipagtalo siya sa kanyang ina sa umaga. Sa tuwing hindi nag-uusap ang dalawa, nagkakaroon ng tensyon ang buong sambahayan. Kaya naman, buong araw siyang nasa beach, uuwi lang siya para makapaghanda para sa gabi nila ni Lucas. Bahagyang bahagi iyon ng dahilan kung bakit napakaaga niya para sa pagkikita ngayong gabi. Ayaw na niyang manatili pa doon. Mahal niya ang kanyang pamilya, at anumang oras na maabutan nila ng kanyang ina, isa o dalawa lang ang kailangan nila. Pinlano niya na pagkatapos niyang makipagkita kay Lucas, uuwi siya at sasabihin kausapin siya, at hindi maiiwasang sabihin sa kanyang pamilya ang tungkol sa napakagandang reunion. Hindi pa rin siya makapaniwala na ito ang maliit na batang lalaki na naging kaibigan niya ilang taon na ang nakakaraan. Hindi na siya bata. Siya ay ganap na malaking lalaki. Nakipag-chat siya sa kanya tungkol sa mga random na bagay, sinusubukang kilalanin ang bagong Lucas ngayon, at ikumpara kung gaano siya kaiba sa 9 taong gulang na si Lucas. Talagang iba siya, at mayroon siyang kaunting misteryo tungkol sa kanya. Pero wala siyang pakialam. Nagustuhan niya ang isang magandang misteryo. "So ano ang plano mo para sa natitirang summer?" Tinanong niya ito ilang minuto lamang matapos ang masarap na pagkain. Lalong nagningning ang mga mata niya habang humigop ng soda bago sumagot. "Talagang pinaplano kong magpalipas ng susunod na 2 linggo dito, pagkatapos nito ay aalis na ako papuntang US. Doon ako mag-aaral ng medisina." Nadurog ang puso niya dahil doon. Wala na siyang ibang narinig pagkatapos ng pangungusap na yon. Aalis na sana siya. Iiwan na naman niya siya. Pilit siyang pinapagalitan ng isip niya, sinasabi sa kanya na buhay niya iyon at dapat siyang maging masaya para sa kanya at sa mga galaw niya sa buhay. Pero hindi kinaya ng puso niya. "Kakabawi lang niya, at sasamahan ako ni Liam sa Taglagas, kaya mag-iisa lang ako ng 1 buwan,
Dagdag pa niya, naging hindi maikakailang pangingibabaw sa kanya. Liam, nakataas na kilay na perpektong tanong nito. Nagulat siya sa reaksyon nito, ngunit hindi siya nag-abalang baguhin iyon. Oo, kaibigan ko siya. Sabay kaming pumasok sa school. Inimbitahan ko nga siya. Bahagya niyang tinikom ang labi habang nakatingin sa relo niya. Sabi niya mahuhuli siya pero hindi ko akalain na magiging ganito pala siya ka-late. Wala kang pakialam, di ba? Yes, actually, sinabi niya sa kanya ng totoo, at oras na niya para itaas ang kanyang kilay, kaya mabilis niyang sinalitang muli ang phrase. Ewan ko lang, tumango siya bilang pagsang-ayon na medyo kakaiba. Hindi niya maintindihan ang biglaang pagbabago ng mood nito. Sa isang minuto ay kalmado siya, at ngayon ay parang itatapo na niya ang kanyang telepono sa buong silid. May sinabi ba ako? Humarap siya, hindi talaga gusto ang reaksyon nito. Kung nakakaabala sa iyo, maaari kong sabihin kay Liam na huwag nang pumunta. Hindi, ayos lang. Aalis na rin ako, bulong niya habang papalabas ng booth, ngunit pinigilan siya ng nagmamakaawang mga mata nito. Wait, Lucas, huwag kang aalis. Anong sabi ko? Kitang-kita niya na naiinis siya sa isang bagay. Hindi niya alam kung ano ang sinabi nito na ikinagalit niya ng ganito. Kakaibang tao si Lucas. Magandang isang minuto, pagkatapos ay sa isang ganap na naiibang mood sa isa pang minuto. Alam ni Lucas na ang reaksyon at ugali niya ang nag-aalala sa kanya, pero hindi niya napigilan. Ito ay bahagi lamang ng kung ano ang kailangan niyang harapin sa araw-araw. At kahit na si Tali ay ang tanging tao na nagdulot ng anumang uri ng damdamin ng tao mula sa kanya, kahit na siya ay hindi palaging naaalis sa kanyang tunay na pagkatao. Wala, ako lang, totoo niyang sinabi sa kanya. May sarili siyang katotohanang dapat harapin, ngunit hindi niya naisip na ito ang pinakamagandang oras para sabihin sa kanya. At least have a drink with me before you go. Nakangiting alok niya, nanlaki ang mata niya na may pag-asa. Sa kabila ng katotohanan na si Lucas ay lumuluha tungkol sa katotohanan na malapit na siyang umalis, at gugugol sa susunod na 4 na taon kasama si Liam, hindi niya ito maaring tanggihan. Nagdahilan siya pagkatapos magtanong kung ano ang gusto niya sa bar, bago pumunta sa isang bartender. Kinuha ng bartender, si Larry bilang name tag niya, ang order ni Lucas at magaling na gumawa ng mga mamahaling cocktail. Dinukot niya ang kanyang wallet para kunin ang kanyang card, nang may pumukaw sa kanyang atensyon. Ito ay isang maliit na Ziploc bag ng isang napaka-pamilyar na substance na panapanahong itinatago niya sa kanyang wallet. Paminsan-minsan ay binibigyan niya siya ng GHB drug lalo na kapag alam niyang marami siyang gagawing paglalakbay. Ang ginawa lang niya ay huminga ng kaunti para makatulog siya para sa natitirang biyahe o sasakyan. Ang kanyang mga iniresetang tableta ay nakatulong lamang kapag siya ay matutulog na, ngunit hindi kailanman sa mga sitwasyong iyon. Ang maliit na demonyo sa kanyang balikat ay bumulong ng isang bagay na kakatwa sa kanyang tainga, ngunit ito ay may magandang punto sa kanyang pananaw. Ang babaeng kanya ay iiwan siya, at baka sa pagkakataong ito mawala siya ng tuluyan. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kailangan niyang mahalin siya nito para tanggapin siya. Kahit hanggang katapusan lang ng summer, kailangan niyang subukan. At pagkatapos, personal niyang ililipad siya sa Amerika sa Taglagas para sa school, at mananatili doon kasama niya hanggang o kung bumalik siya sa Batangas. Maaari itong gumana. Sigurado siya dito. 2 buwan lang. 2 buwan na lang ang kailangan niya, at si Tali ang magiging forever niya. Ngunit alam niya na kung hindi niya gagawin ito, kung hahayaan niya ito, mawawala ito ng tuluyan. Hindi niya kayang mabuhay sa sarili kung hahayaan niyang mangyari iyon. Napatingin si Lucas sa kanyang balikat, nakita siya sa booth na nakalagay ang ulo sa kanyang telepono. Bumalik ang tingin niya sa bartender, nakitang naghahanda na siya ng pangalawang inumin. Ang pub ay medyo walang laman, kaya walang nakakita nang kumuha siya ng isang kurot ng GHB powder at ihulog ito sa kanyang inumin. Natigilan ang kanyang pakiramdam sa kanyang aksyon, ngunit pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na ito ay para sa pinakamahusay. Ito ay para lamang sa kanya. Salamat, tumango siya kay Larry habang naglalakad pabalik sa mesa patungo sa kanya,
Umiti siya sa kanya habang inaabot nito ang inumin, at nilabanan niya ang pagnanais na kunin ito mula sa kanya at maglayag sa bintana. Napunit siya sa pagitan ng dalawang gilid ng kanyang sarili. Isang panig ang tumitingin dito ng may katauhan, logic at hindi pagkamakasarili. Habang ang ibang makasarili, possessive at pagod na mag-isa side niya, ay tumanggi na manalo ang kabilang side. Mapapatawad niya ako, sabi niya sa sarili niya, kailangan niya. Muling nakipag-usap si Tali, sinusubukang alisin ang tensyon na nawala ilang minuto. Ngunit kalaunan, ang kanyang mga salita ay naging malabo, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumuwa. Naniniwala siyang cocktail yon, ngunit alam na alam ni Lucas. Inalis niya ang guilt na namumuo sa kanyang dibdib nang masalo niya ang nahuhulog niyang salamin. Hoy, pagod ka na? Tanong niya kahit alam na niya ang sagot. Tumango siya habang patuloy na lumuluha ang mga mata. I think it's my bedtime, bulong niya habang nakayuko ang ulo. Mabilis na dinagdagan ni Lucas ng tip ang tab na iniwan niya sa mesa habang winalis niya ito mula sa kanyang upuan. Sinubukan niyang panatilihing gising siya hanggat maaari habang inaakay siya sa labasan, dahil lang sa ayaw niyang may makakita at maghinala. Sa sandaling natamaan niya ang hangin sa labas, ang kanyang mga binti ay naging pansit at siya ay nilalamig. Sinalo niya ito sa kanyang mga bisig, hinahangaan ang malambot na katangian nito habang naglalakad papunta sa kotse. I'm so sorry, bulong niya sa estado ng kanyang pagtulog nang mabilis itong umalis sa paningin. Nandoon na si Nick naghihintay, at nang makita niya sila, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Oh my gosh, pupunta ba tayo sa ospital? Tanong ni Nick na may wagas na pag-aalala, nakikita ang sitwasyon. Akala niya nasaktan si Tali. Mabilis na umupo si Lucas sa kotse habang nakayakap pa rin ang magandang natutulog na babae. Umiling siya nang mabilis na umatras si Nick sa lote, iniisip pa rin na pupunta sila sa ospital. Hindi Nick, ihatid mo ako sa airport. He instructed na hindi pinansin ang pagkalito ni Nick. Pupunta na ako sa isla. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.